Hindi ako nagkakamali, lason ito. Hindi ito yung akala nyo, ha? Baka nag-iisip kayo. Hindi ito yun. Silica gel to, ano ba nakasulat? O yan, basahin yung mabuti. Nakasulat, silica gel, do not eat. Baka akala nyo yung isang ano, ha? Ang madaming kamay daw ay masipag na kamay. Hindi, ang madaming kamay ay kailangan hugasan. Infrared nga pala is invisible light. Hindi mo talaga siya nakikita. Yung ray, yung sinag. Pero yung ilaw mismo, makikita mo, meron siyang kulay pula. So, hindi nakakasilaw. Basta mapapansin mo, sa malayo, may nakikita kang pula. Parang mata ng pusa o mata ng aso. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ay sana sa mga oras nito ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nagbabakunahan na, ha? Kaya lang yung iba parang ayaw pa. Yung iba gusto na. So, either, basta, kung ano mang resulta, sana maging mabuti ang kalagayan ng lahat ng tao. Lahat na. Kasi, pag gumanda ang kalagayan, ang kalusugan ng mga tao, gaganda ang ekonomiya. Pag gumanda ang ekonomiya, gaganda ang takbo ng mga negosyo, pati mga trabaho ng lahat ng tao. O, di masaya. Okay, so wala nang patumpik-tumpik. Ito nga pala si OG ng OG Max CCTV. O ha, maliwanag ha. OG Max CCTV, hindi na tayo OG Max TV. Nagpalit na tayo ng pangalan kailan lang. Ngayon ay tungkol na tayo, tungkol lagi sa CCTV or other security products. Pero mainly, more mag-focus tayo sa CCTV. Today's video, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa camera. Bubuksan natin. Titingnan natin kung ano laman. Oh, may idea ba kayo kung ano laman ito? Oh, yung iba meron, siyempre. Kasi marunong naman yung iba dyan eh. Yung mga hindi pa, oh, di at least magkakaroon kayo ng idea kung ano laman ito. Kung anong function ng bawat pyesa sa loob na ito. Hindi masyadong malalim yung ating pagpapaliwanagan. At least mabigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano yung mga nasa loob nito. Okay? So, ano pa hinihintay natin? Buksan na natin to. Ha? Okay. Tawag dito ay bullet type outdoor CCTV camera. Ibig sabihin, hindi siya napapasok ng tubig. Kasi tinatawag siyang outdoor. Otherwise, pag napasok ito ng tubig, masisira. So, siguro napapansin nyo, medyo kinakalawang na yung bracket lang naman yan, ito yung mga tornilyo. Ito kasi ay luma. Napansin nyo may X, ibig sabihin yan, sira na ito. So, for purposes of demonstration, para lang makita nyo ng actual kung ano-ano yung parts na makikita nyo sa loob nito, ay ito na lang muna yung idedemo natin. By the way, itong camera ito nga pala ay gawa ito sa aluminum alloy. So, actually, pag sinabing alloy, ay combination of different metals. So, hindi ko alam kung talagang aluminum to. Basta, magaan siya eh. So, definitely, hindi siya bakal. Parang hindi rin naman siya yero. Hindi siya tin. Basta sa tingin ko parang alloy. Ang pinaka-closest na sa observation ko ay parang aluminum siya. So, parang aluminum alloy. Okay, so simulan natin para makita nyo kung anong mga laman ito. Yan. Pasensya nga pala kayo sa kamay, ha? Madumi. So, may kasabihan, ang maduming kamay daw ay masipag na kamay. Hindi. Ang maduming kamay ay kailangan hugasan. So, pasensya na kayo. So, anyway, basta huwag kayo mag-focus sa kamay ko, mag-focus kayo doon sa makikita natin sa loob. Okay, sige, buksan na natin. So, muna natin tatanggalin siyempre yung bracket muna.
Yan, luluwagin nyo to. Ito yung parang pinakanglak nyan. Yan. Yan, tapos pihiti nyo lang ganyan. Yan. Okay. So, ganun lang. Yan. Set aside natin yung bracket. So, natira na lang camera. Ang tawag nga pala dito ay hood. Or kumaga parang bubong or saklob. Kung ano man tawag yan. Basta sa madaling salita, itong ganitong hood or cap na ito or kung ano man tawag yan. Pero normally, sana yung mga tao na tawag yan ay hood. Kasi parang kumbaga, sa tao, parang protection niya. Parang kumbaga, halimbawa, nakaganyan, narito yung araw, pag tinatamaan dito ng araw, hindi direct na tumatama yung init ng araw dito sa mismong camera. Ganun din naman sa ulan. Siyempre, pag nabasaan ng ulan, normal, nakaganyan yan. Wala namang, hindi naman nakapwesto ng ganyan yan eh. Siyempre, nakaganyan yan. Kasi pag ganyan, baliktad na makikita nyo sa monitor. So, ganyan talaga yan. Yan, ganyan ang posisyon yan. Pag umulan, umaraw, dito lang siya babagsak. So, nakakatulong siya. Pero ngayon, yung mga kamerang labas ngayon, bihira nang meron nito. Kasi, hindi naman nasisira eh, kahit wala nito, yung mga bagong labas na camera. Pero ito, dahil medyo luma ito, meron pa siya. So, sa experience namin, parang hindi na rin ito masyadong nakatulong. Siguro, konti. Kasi, siyempre, baka para humaba ang buhay. So, kalasin muna natin ang tornilyo. Naku, yan ang problema. Ang higpit na. Hindi na matihit. Kasi nga, kinalawang. Subukan natin to. Mas maano. Yun. Kailangan ng WD-40. Tigas. Subukan natin lagyan ng WD-40. Yan. Konti lang. Kahit paano medyo matanggal-tanggal yung mga kalawang. Yan. Isa nga pala, WD-40. Beke na, man. Yan. Yan. Tingnan nyo, natutunaw na mga ano. Para medyo natutunaw. Na yun! Natutunaw na yung mga kalawang. Yan. Yan. Okay na. So, natanggal na natin. By the way, hood lang naman to. Hindi naman to masyado nakakapik to. Sa ano. Yan. Okay. Yan. So, yan. Medyo punasan natin. Para ano. Para malinis naman tingnan. Kahit sira. So, yan. Natira, yan na lang. By the way, mapansin ninyo, ibang klase ito. Ibang klaseng camera. Yung infrared niya, yung tinatawag na array. Mapansin nyo, tatlong piraso lang. So, yung iba nagtatanong, bakit ganito? Samantalang, meron naman lumabas na ganito. IR or infrared light, may mga yan, kung mapapansin yun, talaga mukhang LED talaga siya eh. LED talaga siya na ilaw. Tapos may lumabas naman mga ganito naman. Yung parang mga super bright na LED. Kung mapapansin niya, hindi siya bilog, parang pa-square siya. Ayan o. Oh. Yung mga lumabas na ganyan. Oh, normally, yung mga labas ng dawa, puro ganyan niya. Ayan o. Oh. So, pakita ko sa inyo. So, dawa ito. Yan, pa sa inyo. Parang square na yung LED. Hindi siya bilog. Tapos, may mga lumabas din ganito. Yung ganito. Yan. Yan. Mapansin nyo, parang taklob na siya. Pero, in fact, mayroon pa rin yung, ano, mayroon pa rin yung infrared sa loob. Parang kinuberan lang siya ng parang smoke glass. Yan, o. Actually, plastic siya. Hindi naman siya, ano. Pero, parang, kumbaga, parang ano siya, parang sunglass. Yung, siguro may purpose yan eh, ang alam ko eh. Pero mapapansin nyo, hindi nyo, pag umilaw itong infrared na ito, hindi yan umiilaw na kulay pula. Unlike itong ganito, makikita nyo yung kulay pula sa malayo, sa gabi. Pati yung mga LED, mga bilog-bilog na maliit, kulay pula yung makikita nyo. Ngayon, may lumabas na rin na ano eh, may lumabas na rin na ganito eh, kung tawagin na yan, no? Yung, mga eh, pakita ko ito, may lumabas na rin na ganito, kung tawagin ay ano, yung mga kung tawagin ay full color na ano. Ito may ano ito eh,
Pansin niya, naka-plastic pa, bago ito eh. Nakabit ko ito sa customer ko eh. Pansin niyo, daw talaga siya. Magandang klase eh. Full color kung tawagin. Pansin niyo, parang wala na siyang ano. Parang wala ka nang makitang... Wala ka nang makitang infrared na ano, iba na. Starlight to eh. Pero mayroon pang isang klase, yung ano naman, full color na, magkaiba yun eh. Iba yung starlight na may parang spotlight, iba naman yung starlight na walang ilaw, pero maliwanag sa gabi, color. Anyway, didiscussin ko yun, mga isang araw. For the meantime, concentrate muna tayo dito sa mga ordinaryong camera, kung ano yung makikita pag binuksan natin sa loob. Okay, so tuloy na tayo. Saan na tayo? Ito na, buksan na natin. So, napansin nyo, parang sealed talaga siya. Kahit mabasa siya ng ulan, kahit as in parang ma-shower mo siya, hindi siya papasukan ng tubig. Yung iba, nilulubog pa ito, yung sinasubmersible, yung submersible, kung tawagin. Pero may certain depth yon. Pag sobrang lalim, wala, papasukan din. Pero ang camera, usually, hindi naman sa ilalim ng tubig ginagamit yan. Meron talagang special na camera ginagamit sa ilalim ng tubig, yung pang malalim. Yung talagang nalalabanan niya yung pressure. Pero pag ganito, siyempre, ano na naman yun, parang exaggerated naman yun, yung parang inilulubog pa. Pero hindi naman talaga ganun. Ulan lang. Ulan o nabuhusan yun. Yun lang. Isang napapasokan ng tubig. So, yan. Buksan na natin. Mapasin yan. Dito lumabas yung wire sa likod. So, yan. Kung sisilipin nyo, halos wala kayong makitang butas talaga eh. So, dito yun. Yung design na ito, dito yung tornilyo sa dalawang tabi. So, sige. Subukan natin. Ganun din. Kinakalawang na rin talaga. Patay. Mukhang hindi tayo makakabukas. Lagyan din natin ang... Yan. Hingin natin. Baka sakaling mabuksan natin. Para ano... Kinakalawang na eh. So, normal yun eh. Pero siguro kung ang gagawin ng manufacturer, ang ilalagay nila is stainless na ano... na mga ano, mga screw, siguro mas maganda. So, yun, sa kasamang palas. Hindi natin mabuksan kasi parang wala nang kun eh. Wala na. Ayaw kong isa. Testing po. Dandahan lang, baka masugatan ng kamay nyo. Ayaw yung isa. Yung isa bumukas eh. Itong isa. Yan na. Yung isa ay nasira na talaga. So, yan nasira na. Ano na. Nabilog na. Anyway, wala, hindi na talaga natin mabuksan itong isa. So kumuha na lang tayo ng iba. Very similar naman ang laman ng mga CCTV camera. So ito maluwag na. So yan. Yan. So yan, nabubuksan na. Dalawang tornilyo lang ito. Yun. Okay. So, yan. Yan. Yan, tingnan nyo. Mapasin nyo, may goma siya. Actually, iba may ano din eh, may goma. Para totally hindi talaga siya mapasukan ng tubig. Eh, mapasin nyo, medyo may konting parang pawis. O, moisture yun. Pero normal yon, normal yon. Talaga nagkakaroon pa misan-misan kasi siguro sa katagalan din. Imagine, unang itarawin siya. So, pamisan-misan na papasokan. Pero hindi pa siya nasisira pag ganun lang na moisture lang. Kaya mapansin niyo mga ganito, sa loob, meron siyang tinatawag na silica gel.
Meron siyang yung pang ano yun eh, pangtanggal ng mga moisture eh. Silica gel eh. So ito yung pinakang ano, pinakang infrared. Tapos ito naman yung pinakang light sensor. So ito yung nag-uutos, or ito yung pag na-detect niya ng maliwanag, ito yung mag-uutos dito sa infrared light na huwag umilaw. Pero pag dumilim na, siyempre madidetect nitong light sensor na ito na walang ilaw siyang nadidetect, madilim na, uutusan niya itong mga infrared light na umilaw. So iilaw ng kulay pula yan, makikita nyo. Infrared nga pala is invisible light. Hindi mo talaga siya nakikita. Yung ray, yung sinag. Pero yung ilaw mismo, makikita mo, meron siyang kulay pula. So hindi nakakasilaw. Basta mapapansin mo, sa malayo may nakikita kang pula. Parang mata ng pusa o mata ng aso. Pero yung sinag, uulitin ko, hindi mo makikita. Kasi infrared kasi is invisible light. So, yan. Ito yung, tingnan nyo, walang laman. Walang laman. So yan, mapapansin ninyo, may mga wire yan. Yan ay papunta dito. Siyempre, magkakadugsong yan. Dito. Sa power, ito. Yan yung sa power. Ito naman yung sa data. Yan, BNC. Yan. Ngayon, mapapansin nyo, may kanya-kanyang kulay yan. Itong kulay pula at black na ito. Ito yung power yan. Itong sa, ano, sa infrared. Tapos, itong sa loob, ito yung pinakang parang kung tawagin ay chipset. Ito. Itong, tuturo ko para makita nyo ng kitang-kita nyo. Ito. Ito. Yung nasa loob nito, meron yung parang pinakang, yung nagka-capture ng, ano, ng image. Pumapasok yan dito sa lens na ito. Oh, so may kanya-kanyang sukat yan. May 4 mm, merong 2.8, may 3.6 pa yata, may 4. So iba't ibang sukat. So yun na nagdetekta naman kung anong lapad ng nakukuha. Kung wide angle lens ba yan or yung normal. Oh, minsan 8 mm, minsan 12 mm. Actually yun na yun eh. Yun eh parang distance ng yung lens ng ano eh. So siguro sa isang araw ko na lang ipapaliwanag, mas medyo masalimot masyado yung ibig sabihin ng lens size na yun eh. Napansin mo, actually parang may kinalaman yun sa focal distance na yung layo, kasi merong big lens, may small lens na tinatawag. Merong big lens na 4, merong small lens na 4 mm din. So, paano nangyari yun? Kung isipin mo, maraming nami-mislead doon. Maraming nalilito. Akala nila, pag sinabing 4 mm, mas malaki. Hindi eh. Parang kung sa understanding ko, ayun yung parang focal distance. Kasi may focal length kasi yun. Yung tinatawag, yung distansya nito hanggang doon sa parang nagka-capture ng image doon sa loob. By the way, siguro saka na nga yun, masyadong malalim. Basta yan, ganito ang tsura. Yun, mapansin nyo, meron pa siyang tornilyo dito. Ito yung lock. Lock actually ito. Kasi ito, minsan, ito sumasala yan eh. Pag itong lens na ito, kasi napipihit yan ganyan eh. Pag sala yan sa focus, pinipihit yan. Manual kasi ito eh. Hindi ito yung mga varifocal eh. So, ito, minsan, pag nakakatsamba kayo ng malalabong camera, bakit kaya malabo? Hindi, dahil hindi nakafocus. Minsan, ito, umiikot. Tataka nga kayo bakit umiikot, bakit nababago. Nababago yung posisyon. Eh, I don't know, siguro baka napakalma na ng iba or na nagawa na. Basta yan yun. Ito yung lock, patanggal, iluluwagan mo muna yung lock, tapos saka mo pipihitin. Pag nakita mong maliwanag na yung, or malinaw na yung kuha niya, nakafocus na, saka muli ilalock. Yun yung lock na yun. So, yan. So, bihira naman niya kasi seal type nga yun, bihira namang masira yan. Kaya lang, pag nasira, pwede nyo repairin din. Pwede, kung may pamalikan kayong pyesa. Sa totoo lang, hindi na talaga nare-repair ang mga camera. Ang talagang solusyon lang dyan ay laging replacement. Kasi hindi naman nakakabili talaga ng sasabihin mo, bibili ka nitong ano, infrared lang. Wala kang mabibili basta-basta. Naalala ko nung una sa Manila, nakalimutan ko yung tindahan sa mayroon, nakakabili lang ito lang.
yung parang pinakang chipset lang, ito lang, nakakabili. Medyo mahal din. Kaya minsan parang mas maganda, huwag mo nang referen. Kasi dadagdag ka na lang ng konti, makakabili ka na ng bago. So, pinakamaganda best talaga is i-replace na lang. Pero kung sakaling sa'yo, mismo, camera mo, ikaw mismo yung nangihinayang kang bumili, may pagkakataon ka mag-repair, pwede mong repairin. Yun nga, kunwari, meron kang dalawang camera, yung isa, good ang infrared, itong yung isang camera ay hindi na good ang infrared. Ay, pagpalitin, itong mga saksakan na yan, basta nagkasya yan, basta nag-fit niya sa mga butas, ibig sabihin, pwede yun. Tama yung boldahe, tama yung ano, yung kuryente. So, yun. Pag nang minsan napapasok ng tubig, nagkukurod yung mga linya. Yan. Minsan naagapan pa. Yung kunwari napansin mo, parang nabasa na nga, kita mo parang may tulo ng tubig dito sa loob. Yan, sa salamin na yan, pinakita kang parang tubig. So, minsan naagapan pa. Basta patayin nyo na kagad, tanggalin nyo si camera, buksan nyo ganito, punasan nyo, lagyan nyo ng silica gel. Ganito nga pa rin silica gel, papakita ko sa inyo. Ganito yung silica gel. Hindi ako nagkakamali, lason ito. Hindi ito yung akala nyo, ha? Baka nag-iisip kayo, ha? Hindi ito yun. Silica gel to, ano ba nakasulat? O yan, basahin yung mabuti. Nakasulat, silica gel, do not eat. Baka akala nyo yung isang ano, ha? Hindi yan, ha? Maliwanag, nakasulat. So ito, ang trabaho niya, nag-a-absorb siya ng moisture. Usually, pag bibili ka ng mga electronic device, iso mga camera, may kasamang ganito sa loob. Mas maganda, huwag mo itapon. Lagi mo ilagay sa bag para yung moisture sa loob, mahigop niya. In fact, itong camera, pag nakaranas ka nung parang nagkakapawis, pag meron kang extra nito, pwede mong ilagay sa loob. Walang problema. Yung iba talagang meron na. Pag ano mo ng camera, meron talagang nakaganong isang piraso. Pero ito, wala eh. So, I don't know kung bet wala. Siguro, hindi talaga nilagyan. Para kung di ka nagkakamali, ay nakaano yata yan, parallel. Ngayon, pag hindi dumiretso yung ilaw, kunwari, ito lang ang may ilaw, yung ibang part wala ng ilaw, posibleng may wala nga ng continuity. So, sira na yung pagka ganun. Hindi mo rin makikita ng maganda yung sa gabi pagka yung kulang ng ilaw niya. In fact, yung iba nga gusto marami. Eh, pag napundihan ka ng ilan dyan, kasi hindi pundi, misan putol. Parang yun nga, pagka nagkukurod. So, ang solution lang, pinapalitan yan. Tapos kinakabit ang tornilyo. So, kumbaga, kahoy-kahoy lang. Yun lang ang pwede natin gawin. Misan ako, may ginawa na ako dati. Pinaltan ko ito ng lens. Pinaltan ko ng wide angle. Nag-work siya. From 3.6, ginawa ko ng 2.8. Pag 3.6 ay 74 degrees, parang ganun. Tapos pagka 2.8 millimeter naman, parang naglalaro siya sa 110 yata. Basta pag ano, pagbaba ng millimeter, kung ilang pagbaba ng millimeter, hindi, pagbaba ng value ng halimbawa, yun nga, 3.6 as against 2.8, pag sinabing 3.6, ang kuha niyan parang normal lang na hindi siya masyado malapad. Pag ginawa mo 2.8, which is mas mababa, magiging wide angle lens siya. So, ganun din naman kung naging 8mm. Nagiging makipot siya, pero malayo ang abot. Yung sa focal length. Yung malayong abot, malinaw. Tapos, ang hindi naman maganda sa wide angle, yun nga, parang nagkagulo-gulo na, no? Nagkahalo-halo. Anyway, basta i-digest nyo na lang lahat ng sinabi ko. Baka kung may mapupulot man kayo, at least nabanggit ko. Di pag-aralan ninyo yung mga sinabi ko. Basta, ayun, so pinakita ko na sa inyo. Wala akong masyadong papaliwanag na maraming pyesa dyan dahil konti lang naman talaga. Yun pala, may isa pa palang problema. Misa napapasok ng langgam. Mapapansin nyo, sealed type siya, paano siya napapasok? Eh kasi nga, pag napasok siya ng langgam, may ngipin yan, may bibig yan. So, kaya nilang butasin kung ano man. Usually, yung mga rubber. Pag mga rubber, nabubutas nila. Makakuha lang sila ng butas na maliit, papasok sila. So, anong paliwanag? Hindi naman ako scientist. Hindi naman ako nag-research para doon. Pero sa konting kaalaman ko, ang tingin ko, kaya sila pumupunta doon, merong konting init. May init sa loob. Ang init kasi kailangan ng mga langgam pagka sila ay mga ingitlog na. Para ma-hatch yung kanila. Parang incubator environment.
Naksa sa yan siya no. Oh. So may mainit ang konti kaya doon nila gusto. Isa pa, parang secured yung mga itlog nila. So mapasya mo binubuhat nila tapos pinapasok sila. Tapos pag pinakpok mo lalabas sila. May mga worker na nagbubuhat ng mga itlog na yun. Siyempre itlog ng ring na yun. Daladala lang nila. Lalaki mga nagdadala nun. So yun, pagka ganun, wala talaga minsan pag napasok ng ilang doon, nasisira talaga. Marami na akong kasong ganun, nasira talaga. So wala, ang naging solusyon lang is palit. Kasi una nagsisimula na wala nang internet ganyan. Tapos pumapangit ang image na nakakita. Anyway, masyado nang humahaba. Kung nag-enjoy kayo, nagustuhan niyo itong video nito at may napulot kayo kahit konti, ay mag-subscribe kayo, huwag niyong kalimutan yung notification bell at marami pang susunod. Napaka ang layo pa natin, ang dami pa. Hindi ko lang talaga mapag-aksayan ang panahon kasi siyempre meron din kami shop, may tindahan din kami, may mga project din kami. Ngayon, ilalunch na namin, mag-re-retail na kami. Pasensya na doon sa mga nag-i-inquire, hindi ko masyadong ma-entertain pa yung mga tanong nyo. Actually, ang presyo, hindi ko pa masyadong mapag-aralan mabuti kung magkano talaga bibigay kung presyo. Siyempre, mas maganda sana kung mas mura. Pero kung wala naman tayong kikitain, bakit pa tayo magtitinda? Sana maintindihan nyo na pag negosyo, siyempre, meron kaming gasto sa transportation, sa shipping, sa gasolina, sa toll gate. Lahat-lahat na, siyempre, yung pasweldo sa tao, lahat-lahat na yan, lahat na. Siyempre, may gastos, ganoon talaga ang negosyo. Hindi ka pwedeng magnegosyo nang wala kang gastos. Hindi ka pwedeng magnegosyo nang wala kang puhunan. Siyempre, dapat ikaw ay gagastos din. So, yung matitira, yun na lang ang ganansya mo, yun na lang ang magiging kita mo. So, sana maintindihan nyo kami. Kailangan namin kumita para makasurvive. At pag naman nakasurvive, tuloy-tuloy lang ang ating turuan, tuloy-tuloy lang ang ating serbisyo sa ating mga existing customer, sa mga kliyente natin. Tuloy-tuloy lang. Ayun, maraming salamat sa inyo at sa panonood ninyo. At sana ay sa dami ng pinagsasabi ko ay sana may natutunan kayo kahit konti. Sana may napulot kayo sa lahat ng mga sinabi ko. At kung talagang nagustuhan ninyo at gusto nyo subaybayan yung mga susunod pang video, sana huwag nyo kalimutan, meron tayo subscribe button dyan. Pakiclick lang at yung notification bell para naman ma-notify kayo sa mga susunod na video. Sana ako yung natutuwa kasi nung tinignan ko yung analytics natin, nakita ko maraming nanonood sa atin ang hindi nakasubscribe. O, baliktad, di ba? Bakit masaya ako eh, hindi pala nakasubscribe, nanonood. Eh, at least, yung mga hindi nakasubscribe na yan, ay may posibilidad na mag-subscribe yan. So, kung sino man kayo, maraming salamat. Kahit hindi kayo nakasubscribe sa aking channel, ay nanonood pa rin kayo. So, sana naman, mas lalo nyo mapapasaya ang channel na ito kung dadami kayo at magsusubscribe kayo. Di ba? Mas maganda. At lalo akong gaganahan gumawa ng maraming video. At mas pagagandahin ko pa para mas maraming tayong matulungan, marami tayong maturuan at marami tayong matutunan. At pag mag-interact din kayo, baka naman sakali malitin yung ibang sinasabi ko, ay pakikorek ako. At kung sakaling may maidadagdag kayo, ay idagdag nyo, mas maganda yung lively yung ating conversation kung ano man yan. Mag-suggest kayo kung ano yung gusto. Alam ko, sa nung OG Max TV tayo, marami nag-comment doon. Unfortunately, nabura. Kasi nung nagpalit na tayo from OG Max TV, pupunta sa OG Max CCTV, nabura na yung mga comment na yun. So, kung pwede, mag-comment ulit kayo para naman na yun ang aking pagbabasihan ng mga gagawin ko mga sus. Pero, magsusunod na video. Pero naalala ko yung iba. Huwag kayong mag-alala, gagawa tayo ng mga video. Yung sa mga tungkol yung na gusto nyo i-discuss. At, ano ba? So, yun! Masyado nang mahaba. Marami na ako sinabi. Hanggang sa muli, sa susunod na video, abangan nyo. At yung reminder ko ha, yung mga hindi nag-subscribe, natutuwa ako sa inyo. Masaya ako sa inyo. Pero, masasaya sana ako kung magsusubscribe kayo. Okay? Sa susunod na video, maraming salamat.